ikalawang oras sa buong maghapon, ha? Gayun din naman, may 12 oras ng magdama. So, sa isang buong araw, ang sa 24 oras na iyan, mayroong 12 oras ng liwanag at 12 oras ng dilim. And para sa akin, ito ang konteksto ng talinghagang narinig natin sa araw na ito. Ayun. Ang paghahari ng Diyos ay inihalintulad ng Panginoon sa isang may-ari ng ubasan na lumabas sa iba't ibang oras ng maghapon upang maghanap ng mga taong uupahang gumawa sa kanyang ubasan. Okay? Umupa siya ng mga tao sa 6:00 ng umaga, 9:00, 12:00 tanghali, 3:00 ng hapon, at ang huli ay ang 5:00. Ngayon, ang 12 oras ng maghapon ang siyang tinuring noon na buong araw ng paggawa. Kung tutusin, ang working hours ngayon ay mas maiksi kesa noon. Dati, a full day's work was equal to 12 hours. Pero ngayon, well, at most, you have 8 hours. Kapag lumagpas ng 8, OT na yon, overtime na yon. Okay? So, noon, ang isang buong, ang 12 oras ng maghapon ay tinuturing na buong araw ng paggawa. At alam po ninyo, makahulugan ito dahil ang maghapon ang siyang laging ginagamit ng Panginoon upang tukuyin ang buhay natin dito sa mundo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus, hindi ba merong 12 oras ng liwanag? Ang naglalakad sa maghapon ay hindi nadarapa sapagkat nakikita niya, nakakakita siya ng liwanag. Ang mga naglalakad sa dilim ang nadarapa sapagkat wala silang liwanag. Ang mga manggagawa ay nagtratrabaho sa buong maghapon dahil kinukuha nila ang pagkakataong may liwanag upang makita ang kanilang ginagawa. Hinahabol nila ang liwanag at lahat ng gawain ay nagtatapos sa pagkagat ng dilim na kung kailan wala nang masyadong magagawa dahil wala nang halos nakikita. Dahil diyan, ang gabi ay oras ng pahinga. Ang umaga ay oras ng paggawa. Ang gabi ay oras ng pamamahinga. Kaya ngayon, medyo hindi na, di ba? Kasi, well, dahil sa kultura ng call center, may mga tao na nagkatrabaho sa gabi at nagpapahinga sa umaga. Pero hindi naman ganun talaga. Ang umaga ang oras ng pagtatrabaho at ang gabi ay oras ng pamamahinga. Kahit ang mga doktor ay nagsasabi hindi healthy na mabawi ka ng tulog sa umaga
tapos nagpupuyat ka sa gabi. Kahit na 8 oras ka pang matulog sa umaga, hindi talaga nakakapagpahinga ang iyong katawan dahil may liwanag. Diba? Ang sasabi nga nila, para makapagpahinga ang kahit liitang cells ng katawan, kailangan ng pusikit na kadiliman. Kaya hindi ka halos nakapagpahinga pag umaga. Kasi may liwanag na tumatagos sa iyong bintana. Okay? At sabi mo pa, babawi ka, hindi ka talaga nakakabawi. Okay? So, ang talagang oras ng paggawa ay umaga at ang oras ng pagpapahinga ay gabi. Ngayon, ganyan ang buhay natin sa mundo. Para itong isang buong maghapon na kung kailan paulit-ulit tayong tinatawagan ng Panginoon na paglingkuran siya sa pamamagitan ng paggawa sa kanyang ugasan. Ang buong buhay natin ay dapat nating ginugugol para paglingkuran ang Panginoon. Dapat kinukuha natin ang lahat ng pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos para paglingkuran siya. Ito actually ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Tingnan niyo. Yung talinghaga ngayon ay nagsisimula sa pangungusap na ito. Ganito ang paghahari ng Diyos. The reign of God is like the case of the owner of an estate who went out at dawn to hire workmen for his vineyard. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang may-ari ng ubasan na sa umaga ay lumalabas upang maghanap ng mga taong uupahan para sa kanyang ubasan. Pansin niyo, ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos. Ngayon, ito ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Pinaghahari natin ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanya. So, kung hindi natin pinaglilingkuran ang Diyos, ibig sabihin nun, hindi natin siya kinikilala na hari ng ating mga buhay. Kaya nga, di ba? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Likha tayo ng Diyos para kilalanin ang Diyos, ibigin ang Diyos, at paglingkuran ang Diyos. Pag hindi mo pinaglilingkuran ang Diyos, hindi mo siya hari. Kaya nga siya hari, kasi pinaglilingkuran mo siya. Siya ang hari at tayo ang kanyang mga lingkod. Siya ang may-ari ng ubasan at tayo ay mga upahang manggagawa niya. At naglilingkod tayo sa kanya. Bawa, yung pagsisimba natin sa araw ng linggo ay ang unang pamamaraan ng paglilingkod natin sa Kanya. Dahil sinasamba natin siya at ang pagsamba ay gawain ng paglilingkod. Wala natin.
pakikipagkapwa natin, ang pagsunod natin sa mga batas ng Diyos, ang pagkakawagawa natin, ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang mga ito ay mga pamamaraan ng paglilingkod natin sa Diyos. Ang pagbabata natin ng araw-araw na pagdurusa, ang pag-aako natin, pagtupad natin sa pananagutan natin sa buhay ng may katapatan, yan ay pamamaraan ng paglilingkod natin sa Diyos. At ang paglilingkod natin sa Diyos ay pagpapakita natin ng pag-ibig sa Kanya. At ang pagmamahal natin sa Diyos ay pagpapakita naman natin na kinikilala natin ang Diyos. Kaya ang taong hindi naglilingkod sa Diyos ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Naglilingkod tayo hanggat may liwanag pa tayo ng buhay. Hinahabol natin ang liwanag dahil kapag sumapit na ang dilim, wala na tayong magagawa kundi ang mamahinga. Ang pagkagat ng dilim ay ang sandali ng kamatayan. Ito ang oras kung kailan tatanggapin natin mula sa Panginoon ang ating upa. Ang karapat dapat na kabayaran para sa paglilingkod natin sa Kanya. At ano ba ang kabayaran tatanggapin natin sa paglilingkod sa Kanya? Well, ito ay walang iba kundi ang walang hanggang kapahingahan kasama ng Diyos sa langit. Pareho nating tatanggapin ang gantimpalang ito. Ang naglilingkod sa kasalanan ay babayaran ng walang hanggang kamatayan. Yang sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Samantala, ang tapat na naglilingkod sa Diyos naman ay babayaran ng buhay na walang hanggan. So, naglingkod ka sa kasalanan, anong ibabayad sa iyo ng paglilingkod mo? Well, ang walang hanggang kamatayan. Tawag doon, impyerno. Naglingkod ka sa Diyos, ano ang maging kabayaran ng paglilingkod mo sa Kanya? Yung opposite, walang hanggang buhay. Ang tawag doon ay langit. At ang kalooban ng Diyos ay ang kaligtasan ng lahat. Yan ang dahilan kung bakit sa buong maghapon maya't-maya ang paglabas ng may-ari ng kubasan upang maghanap ng mga manggagawang uupahan. Maya't-maya siya nagpapakilala sa mga tao, "Oy, ako yung may-ari ng kubasan doon." At ang pagpapakilala niya sa mga tao ay para anyayahan sila, tayong lahat, na magpasakop sa kanyang kaharian. Punta kayo doon sa aking ubasan. Magtrabaho kayo sa aking ubasan at babayaran ko kayo ng nararapat. Panyaya yun. At ang panyayang ito'y panawagan ng pag-ibig. Ito'y paanyaya ng awa. At hindi pare-pareho ang sagot. May mga tao na agad-agad tumatalima sa panawagan ng Panginoon. Sila yung maaga pa lang sa buhay ay naglilingkod na sa Panginoon. Yan, mahal na Birhing Maria.
Halimbawa, 3 years old pa lang si Mama Mary, naglilingkod na siya sa templo ng Diyos. Si Padre Pio, klase example. Okay. Batang-bata pa lang siya, naglilingkod na siya sa Diyos. Mayroon na, ang iba naman, hindi kaagad-agad nakakarinig ng paanyaya. Siguro, dahil may ibang pinagkakaabalahan, o kaya naman ay nakikinig sa alok ng iba pang mangupa. May iba, nagpaupa sa ibang amo, hindi sa Panginoon. Meron namang tumatang, meron namang naglilingkod sa Diyos sa kalakabata, mga inaalas 9 ng umaga, yan, yung mga teenager, yung mga altar servers natin. Sila yung mga nasa alas 9 ng umaga, tinanggap. May iba, sa katanghalian ng buhay, yung mga nandun sa gurok, yung mga nga 30 years old, 40 years old, yan. Naririnig nilang paanyaya, napapansin na nilang Panginoon nung dumating na sila sa katanghalian ng buhay. Meron namang iba, tinatanggap ang napapansin ang panawagan ng Panginoon sa pagtanda, yung mga alas 3, makatulad ko, mga 50, 54, 60 years old. Tingin ko, paalas 3 na ako eh. Kasi, lagpas na ako ng 1 century. Hindi man yata mabubuhay ng 1 century. Malamang niya, 60. Patay na ako. Malamang niya, 70. Dedo na ako. So, medyo paalas 3 na. Pahapon na ako. Okay? At marami sa atin dito, nasa alas 5 na. Hoy! Kaya, dadalbal na kanina. Nasa alas 5 ayan. Nasa alas 5 na. Humahabol pa sa last minute. Okay? Alas 5 ng hapon. Dapat natin isipin yun, ha? Anong oras? Anong oras ka na sa buhay mo? Anong oras ka na? Tingnan mo lang yung edad mo. Anong oras na kaya sa buhay mo? Isipan nyo yun, ha? Ano kayo mga nasa alas 5 na? Pag-isip-isipan nyo na yung buhay nyo. Mamaya-maya, kumakatok na si Lord sa pintuan. Sinusundo na kayo. Eh, buti sana sumusundo sa yung mga angel. Eh, parang kung mga demi. Utang na yun, di ba? Oh, wait, hindi to, ano to, ha? Hindi to joke. It's true, di ba? It's true. Natatanda ko, eh, nung ako'y elementary, kami, meron akong gustong kanta, yung Feel the World with Love. Hindi ko na naririnig ngayon. Sabi, in the morning of my life, I shall look at the sunrise. And I shall look at the world as it is new. And the question I shall ask, only I can answer. Will I be faithful? Will I be strong? Will I be true? Will I feel the world of love? At the noontime of my life, I shall look at the sky, at the sun. At the evening of my life, I shall look at the sunset. Then have I filled the world with love? Have I filled the world with love? My whole life too. Okay? Pag-isipan nyo na. At iyan yan. Hindi porket akala mo, bata ka, akala nyo, 9 o'clock pa lang, uy, baka mamaya maya eh, tanghali na pala para sa iyo. Bawa, 15 ka ngayon, pero ang buhay mo, 30 lang pala. Itanghali ka na. Get? Okay? Kala mo, bago-bago mo. Pero 2 years ka lang pala kukunin ni Lord. So at age 1, tanghali ka na. Okay? So pag-isipan nyo yun ha. Ngayon, ang dapat
natin tingnan dito ay ang matiyagang paghahabol ng Panginoon sa atin. Ang kanyang walang sawa at makulit na paanyayang tumanggap sa kanyang paghahari. At hanggat hindi pa kumakagat ang dilim, paulit-ulit siyang mag-aanyaya na tayo ay pumasok sa kanyang ubasan at maglingkod sa kanya. Alam po niyo ha, huwag tayong magpakakampante kasi hindi natin akalain, huwag natin akalain walang limitasyon ang paanyaya. Huwag natin ipagkibit-balikan ang paanyayang ito dahil bagamat walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, may limitasyon ang buhay natin dito sa mundo. O, totoo yan. God's love is everlasting. But our life on earth is not everlasting. May limitasyon yan, pare ko. May tanim ang buhay ng bawat isa sa atin dito sa lupa. Hindi nga lang natin alam araw o oras. May kanya-kanyang dapit hapon ang bawat isa sa atin. Diba? Nung linggo, diba? Sinelebrate natin babang luksa ni Father po. Father po, ha? Mas bata sa akin. Pero mas nauna siyang inabutan ng kamatayan. Sarili kong kapatid, sa Martes 40 days na niya, sarili kong kapatid, bigla na lang siyang kinuha ng Panginoon. Sa pag-iisip-isip ko nga eh, malamang sa malamang, nung umaga ng Biyernes na iyon na pumasok siya sa trabaho, hindi niya inakalang hindi na siya makakauwi pa. Na yung pagbaba niya nung hapon iyon para magmeryenda, yun ang pala ang magiging huling kain na niya. At ang pagsakay niya sa elevator na yon, yun ang pala yung huling pagkakataong makakakita pa siya ng liwanag sa mundo. Dahil nung tumalsik siya at nauntog siya sa sili ng elevator, pagbagsak niya, wala na siyang malay. At hindi na siya nagising hanggang sa siya namatay. Hindi siya inabot ng isang linggo. Biyernes siya na aksidente, Huwebes ng umaga, patay na siya. Sa aming kakapatid, siyang pinakamalusog, sports-minded, athletic. Yung bigla siyang kinuha, hindi namin alam, hindi niya alam, hindi namin alam. Walang isang linggo, patay na. Hindi talaga natin alam ang araw o ang oras. At tanda niyo, yung paanyaya ng awa ng Diyos. Ay maririnig natin habang nabubuhay lang tayo sa daigdig. Kapag inabutan na tayo ng dilim ng kamatayan, hindi na natin maririnig ang alok na ito. Hindi na natin mapaglilingkuran ang Diyos mula sa daigdig ng mga patay. At ang mga hindi naglingkod sa Diyos
sa buhay na ito ay hindi makakapasok sa kapahingahan ng kanyang kaharian. Natitiyakin mo, nakapasok ka sa ubasan ng Panginoon bago ka malagutan ng hininga. Sapagkat pag naabutan ka ng dilim at ikaw ay nasa labas ng ubasan, kakatok ka at kakatok, hindi ka magbubuksan. Kaya tiyakin mo, bago isara ng sikyok ng langit ang kanyang pintuan, tiyakin mo, nakapasok ka na. Tiyakin mo, nakapasok ka na. Kaya ang tagubilin ni Propeta Isaías sa unang pagbasa ay dapat nating pakinggan. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y makikita pa ninyo. Tawagin siya habang malapit. Seek the Lord while He can still be found. Call on the Lord while He is still near. Ang magawain ng taong masamay dapat ng kaligtan, at ang mga likoy dapat magbago na ng isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Kaya mga minamahal at kapatid, paglingkuran natin ang Panginoon habang may panahon pa. Paglingkuran natin ang Panginoon habang may buhay pa. Hangarin sana natin ang hinahangad ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Sabi niya, ang aking ninanasa ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Ito ang hinahangad ko. Sa mabuhay o sa mamatay, ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay. At dahil dito'y talagang pakikinabangan ko ang kamatayan. Ibig ko na nga sanang pumanaw na sa buhay na ito para makapiling ko si Kristo. Pero sa kabilang dako, kung ako'y mananatiling buhay, makagagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kaya, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita, ayon kay Kristo. Pagsikapan natin na makapasok tayo at maglingkod sa ubasan hanggat buhay tayo sa mundo. Mapapalad ang nakapasok sa ubasan bago sila datnan ng hadapin hapon ng kamatayan. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee.